small. We can sit too. Ang gabi na naman po ulit, ito na naman po ang SCWC Connect, Tambalang Magkukuyang, Kapatiran para sa Bayan, from West to East. Maganda yung ating topic ngayon, pero bago doon, tayo din po ay... broadcast sa Digital Free TV na IZTV. Available rin po kami sa digital TV at devices at TV receivers. Mangyari lamang po na iscan ang inyong digital TVs at channel box upang mapanood ang IZTV. Magandang gabi po. Ako po ang inyong kapatid, si Attorney Sherwin Enriquez. Kasama si Kuyang Doc Jopie Fermin. At si Jerry Sadsad po, isa ring manananggol. Yun. 83 days before Christmas. Ha? That's correct. Okay. Baka makalimutan eh. So ang topic po natin ngayong gabi ay eye health. Usapang mata. Usapang mata. Matalinaw. As in eye. Ay talaga. As in mata. Tapos sa... magaling yung ating ano eh. Oo. Yung ating, kanina pa lang eh. Yung guest, off-cam pa lang na mga off-cam pa lang, interview eh, malupit na. Oo. Ano yun ha? Yung hindi by the book. Casual lang. Simulan na natin to. Ang ating guest na yun ay isang pediatric ophthalmology and strabismus adult comprehensive ophthalmology cataract and anterior segment surgeon. Okay. Tsaka nasabi rin kanina off the cam, ano daw siya, pang 40. Pang 40. Sa mga pediatric ophthalmologists. Tuloy mo siya, Dobbs. Tapos, sa Pilipinas. Chairman, Department of Ophthalmology, Pagamutan ng Dasmariñas. Consultant, isa din siyang consultant sa Asian Hospital and Medical Center, Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. Medical Center, Paranaque. Member of Jacques Dimley, Memorial Lodge number 305. Masonic District NCRA. Magkasama kami sa district. Kaya pala. So, pero bago natin ipasok yung mga birthday greetings, so mamaya na natin batiin bago... Pakilala na muna natin si Doc. So without any further ado, let's welcome Dr. Jose Antonio Tonichi T. Salamat, Jeff. Welcome, Doc. Welcome, Doc. Kuyang, sir. Good evening. Salamat sa pag-invite dito. Binabati ko po yung lunch members ko. Hello, mga kuya. Dito ako. Represent tayo. And to my wife na iniwan ko sa bahay. Hi, Jackie. Tama yun. Mahalaga yun. So, yun po mga nakikinig sa atin ngayon. Ang ating topic ay usapang mata. So, kung may mga questions kayo, ipakipost na lang po dun sa ating Facebook page. Yes, exactly. At bago natin... tuloy ang pag-usapan ng mga matalinaw. Dumuna tayo sa mga birthday greetings. Yan. Sige. Sige, simulan natin. Si Brother Ivan, Gerardo, Itongko, ng Banaag Masonic Lodge. Ay, Banaag, ng Ilagan Masonic Lodge 207. Mm-hmm. Brother Carlito P. Cruz, Brother Gerardo Pelayo, Province of West Kent, United Grand Lodge of England. Ang layo. Yes, kuya. Ganun talaga eh. Maabot na tayo sa iba't ibang lugar. Tuloy mo, Kuyang Jopie. Teka, pasingit nga muna ako dyan, Attorney Sherwin, at habang tinitingnan ko yun. Brother Victorino Jr. Erice Felipe. Kagitingan 286. Brother Michael Francisco Factoria 311. Yan, Taklak, no? Brother Ted Elsinore C. Go. Eulogio R. Dison 321. Mabay siya. Brother Edwin G. Lustina, San Jose City. Puro Norte, no? Oo nga. Brother Alexis D. Manuel, si Alex Manuel, si Dobstone, ng Kabanatuan 53. Iyon. Na nasa UK ngayon. Magandang gabi sa inyo. Ay, umaga dyan sa inyo. Si Brother Joe Carlo D. Soriano, Casili Creek 340, Brother Jonathan Tamayo, John Yota Jr., at saka si Charleston, ng Charleston Guam Grand Lodge of the Philippines. I-advance birthday greetings ko na rin yung aking tiyahin, si Tita Lit Solita Nogoy, ang birthday niya is sa
October 5. Nice. Happy birthday. Baka pwede i-shout out ko na rin yung ano, yung mga incoming project ng lunch namin. Sige. Nasa Oriental Chair kasi ako, kaya kailangan ano eh. Yung October Fest pala, kuya. Baka yung all invited. Oy. Sa October 15 po, sa Pacos Grill. Ano, saan yun eh. Baka naman, baka John Martinez. Baka naman may complaint na rin dyan. Ayun. Kasi ang DDGM namin, silent partner siya dun eh. Si Jun Samaniego dito. Ay, hindi na silent yan ngayon. Ano na eh, announce na eh. Broadcast na. Dok, baka meron ka mga birthday celebrants na... Nag-greet. Mga tao mo na... Buti na lang sabi, daddy ko, happy birthday. Oy, happy birthday po. So, simulan natin. Yes. Siguro, yung unang-unang tanong, ano ba yung ophthalmology? As a science ba o as Para mas madaling maintindihan yung ophthalmology kasi yan yung larangan ng medisina na ang tinutukoy natin ay mata. Once upon a time po, naguguluhan pa yung mga mas nakatatanda nating mga kababayan kasi dati EENT tayo, ears, eyes, nose, and throat. Subalit nung mga 1960s, nagbukod na kasi maraming inaaral eh sa mata pa lang, lalo na siguro sa ENT kasi iba-ibang sistema yon. So from there on, yung pag-aaral ng ophthalmology, maraming mga naging sanga na rin yan. Pero basically, anything to do sa ilalim ng eyebrow tsaka sa taas ng cheek, amin yun. Okay. Cheek. Si ano yata, Dr. Jose Rizal, is tama po ba? Yes, ophthalmologist. Siya yung pinakarason ko naging mason ako. Idol ko yun eh. Tingnan, buko pa lang. yung sport ko din ay fencing. Way! Parang si Jose Rizal. Tapos talagang nung inisip ko... Mapagmahal ka din, kuyang Doc. Hindi ko sana tatanong. Very general yung kuya, no? Mapagmahal. Pero talagang isa sa mga... movers dun sa yung influences sa buhay ko talaga si Jose Rizal. Okay. Kaya naman pala. Paano mo mayahan tulad to o mayahan din sa optometrist ba yun? Or? Yung optometry kasi yan yung pinaka focus nila is with the optics, with the lenses, making the eyeglasses. Meron din silang mga kakayahan using therapies, using optics talaga. Plus minus medications depending on the area na ginagawa. Pero meron tayong optometry law din sa ating country na for the time being, I know that they cannot prescribe pa certain medications. Diba? Okay. So because you have to be a doctor para makapagbigay ng medication. Simply put, yung optometry, straight out of high school, you can take your course in optometry. Once you finish it, you can take your licensure exam. Tapos, certified optometrist ka na. I think that's OD. OD. Tapos, for ophthalmology naman, after high school, magpe-premed ka, usually 4 years. Tapos, 5 years ng medicine to be a doctor. Once you're a doctor, pwede kang maging ophthalmologist. That's another 3 years. Imbis na kunwari mag-internal medicine sa matanda, orthopedia, sa bata, ang pinili namin ay mag-ophthalmology, which is 3 years. Tapos, in some cases, after ng board exam, pwede ka mag-subspecialize. So, in my case, ako yung sa pedia-ophta tsaka strabismus. So, sa bata, duling banlag, tsaka dun sa mga hindi balanse yung mata. Okay. So, talagang special na talaga. Specific na dun sa... Hindi lang yung katarata, di ba? Yung parang gano'n. Yes, but you know what? Definitely, all ophthalmologists can do cataract surgeries. Kasama yun sa competencies ng pagiging doktor sa mata. So, basta nakatapos ng training ng ophthalmology, pwedeng mag-cataract surgery. Basta, mas maganda kung accredited ng yung mga PBO, which is the Philippine Board of Ophthalmology. Pala. Yung nasabi ko kanina, Doc, na 40 lang. 40 lang ba kayo? yung sa pedia-ophta. Pedia-ophta, sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus, medyo konti lang kami. Where I'm the 40th. I think nadagdagan ng 2 or 3. So, that's 42 or 43. Pero, yung pedia-ophta and strabismus, medyo
bata pa siyang subspecialty eh. Okay. To the dito point, sa Philippines. Yes, oh. To the point na yung mga nag-train sa amin, talagang galing sila sa ibang bansa nag-training. So ngayon, mas madami ng institution. I think there are already 3 or 4 institutions na accredited na pwede. Pero nung time ko, 2 lang. So, kung gusto mo dating maging pediatrician, magti-train ka abroad. Sa labas. Tapos babalik ka dito to be accredited by the society. Mm-hmm. Anong specific na ano niyo, concentration niyo pag pedia-opta ka? Sa children, tama ba? Yes. Ang pedia-opta kasi dapat maintindihan natin ang mata ng bata, hindi parang sa matanda. Kung tayo, di ba, naisip natin pag duling o banlag, doble yung paningin. Uh-huh. Yun yung sa matanda. Pero sa bata, hindi. Ino-off nung utak natin yung mata na nagduduling, nagbabanlag o malabo. Yung tinatawag nilang lazy eye. Mm-hmm. Kasi iniisip ng mga tao yung lazy eye, duling o banlag eh. Medyo pwede mo sabihin ganun. Pero yung tunay na pinanggagalingan ng lazy eye na word is amblyopia. Meaning, sinusuppress ng utak yung mas mahinang mata. So kumari, no? Malabo yung mata mo. 'Di ba? Imbis na mahirapan yung utak kasi pinagsasama niya eh yung imahe. Yes. Imbis na maging overall malabo, i-off ng utak yung isang mata, yung mas mahina, tapos gagamitin yung dominante. Ah, okay. Kaya ang nakikita natin, nagduduling, nagbabanlag, 'di ba? Tapos later on, pag mag-a-apply sila maging police, maging piloto. Hindi sila nagka-qualify kasi wala silang depth perception. Mm-hmm. Tapos correct. Parang hirap sila. Kasama ba yung doc sa PWD yung mga ganun? Ah, yan ang magandang question. Ngayon kasi ang daming gustong mag-apply for PWD. For ophthalmology, ang PWD natin ay dapat best corrected vision. So ibig sabihin, kung ngari, ako, sabihin mo, 2400 paningin ko pag walang salamin. Pero pag nagsalamin tayo, lumalampas tayo ng 2070. Di pwede yun. Basta sumampa ng 2070, yung better eye, meaning kung isa bulag, pero yung isa 2020, hindi pwede. Hindi pwede. So, best corrected mo for the better eye is 20 over 70. Tapos, yung isa pang clause dun, yung visual field, dapat at least 20 degrees or 25 degrees, mga ganyan. Kasi, may glaucoma. Glaucoma, pwedeng 20-20 ka pa rin eh. Pero pinhole, ganyan na lang yung nakikita mo. Opo. So, maganda nga yung paningin mo, pero very, very tunneled. Okay. So, PWD na din yun. So, ang nag-i-issue ng PWD is actually a doctor, an ophthalmologist, at kailangan siyang i-back ng abstract. Yun naman pala. So, yun pala yung technical, hindi pala basta, technical ingredient na, hindi basta, mataas yung grado. Hindi pasok pa rin yun. Ganun pala. So, Doc, question lang, random lang to. Yung bang pagiging cross-eyed ay problema ng muscle sa eye or sa nerves? That's a very good question, no. Usually 3 yung rason and 2 of it nasabi mo na, no. Yung pinaka common is malabo yung mata. So kung yung duling, usually mga farsighted sila eh. So para makita nila yung nakikita natin normally, nagko-cross yung mata. No. Tapos later on, yung sinabi mo, dahil matagal siyang nahaganyan na, yung muscle nagkaka-dysfunction na. So dahil parating humihila, yung humihila pa loob, lumalakas siya. Tapos, yung kontra niya, nag-elongate, so humihina. So, in time, mas nagduduling pa siya. So, that's the second, yung muscle yung may problema, hindi balance eh. Yung third is the nerve. So, yung nagpapagalaw doon sa muscle, pwedeng pitik siya ng pitik. O kaya, sobrang hina niya. Kunwari, di ba yung tao, nagka-stroke, so, nadali yung nerve. Yes. So, yung nerve na nagpapagalaw dun sa muscle, humihina. So, in time, papasok siya or lalabas or hindi siya gagalaw. Ah, kaya pala. So, yun yung 3 usual reasons. Mabagal yung impulse. Yes, or wala. Oo. Kaya pala ganun. Okay. Sa ibang paraan, like yung sa herbal, may mga ibang yung kinakain ba para gumanda daw yung mata? Like ano yung kalabasa. Kalabasa. Totoo ba yun, Doc? Sa school, bago mag-exam, kumain ka daw. Bago mag-exam, no? Bago mag-exam lang. Wala, kalabosya ka nun. Pero tama daw yung kalabasa. Okay, Fruits and vegetables with increased vitamin A kasi ginagamit ng
mata natin, yung pinaka-receptor natin, yung vitamin A, eh, continuously siyang ginagamit para dun sa eyesight. So definitely, that's good. Pero kailangan natin i-separate yung herbal sa vitamins na talagang approved and the medication. So first, ang herbal kasi, if you notice, yung mga pinapakita natin, may no approved therapeutic claims, ganyan. Ano yan eh, definitely, kung tama yung kinakain mo, you don't need vitamins and supplementation kasi nabibigay sa katawan. Mm-hmm. So yung herbal, a lot of it is very controversial to the point na nakikita mo sa social media na ini-endorse ni ganito, ganyan. You have to consult a doctor, no? Yes. Better. Kasi imbis na gumastos pa tayo, o kaya magkaroon ng untoward na problema. Kung may problema ka sa kidney, pero iisip mo lang yung mata mo, mahirap eh, nagkaka-interaction. Mm-hmm. But there are certain supplements and vitamins that are very important, depending on the condition. Kung wari sa mga nakatatanda nating mga kaibigan o kapamilya na may macular degeneration na nakita, meaning humihina yung central na paningin ng mata, importante na magkakaroon din tayo ng supplementation against age-related macular degeneration. Pero mas maganda kasi na ipatingin muna natin yun kasi maintenance na yun eh. Tapos tulad nung sinabi ko, pag masyadong maraming level nung certain vitamin o mineral, baka makasama naman yun sa katawan. Lalo na't ang gumagamit nun yung matatanda. Para sa mga bata naman, basta kumakain ng tama yung bata. Okay na. Okay na naman eh. No? Eh, yung tumitingin, Dok, sa green. Tama ba yan? Blue. Yung sa blue. Ah, blue ba? O green. Yung, para ma-relax yung, yung mata. Para ma-relax yung mata. Oh. Well, yung sinasabi na yung tumitingin, yung green, okay, naiintindihan ko na. Yung sinasabi kasi yon, exercise. Kasi meron tayong tinatawag na accommodation. Hindi kasi normal sa atin na tumingin sa malapit. Sa totoo lang, di ba, alam nyo yung term na 20-20? Yes. Di ba yun yung perfect vision? Ang ibig lang sabihin nun kasi, yung 20, yung nakikita ng pasyente o yung tinitest. Okay. Yung sa baba nun, yung denominator, yun yung nakikita ng normal na tao. Kung kailan makikita. Kung wari, di ba yung letter E? Alam naman natin na 2200 yon sa mga chart. Correct. Kung nilalagay kasi natin yung tao 20 feet away dun sa chart. Correct. Kung yun lang nakikita yan, yung letter E na yon, ako, na normal na tao, nakikita ko yung 200 feet away. So, malayo. 2200. No? Okay. To the normal point, yun, Doc? Well, ang normal is 20-20. 20-20 lang. Oo. So, kung ano nakikita nung pasyente at 20 feet, yun din nakikita ko at 20 feet. Ah, I gets. So, me saying that, yung paningin natin ay pang malayo. Pag matagal tayo masyadong nasa harap ng, binabasa natin ng matagal, no, na malapit na malapit, kumari yung gadget natin or yung TV, nagkakaroon tayo ng accommodative spasm. Meaning, naipit pa yung ano natin, yung focus natin sa malapit. Kasi mo parang smartphone ka na walang macro. 'Di ba? Parang naipit tapos blurred na lahat. Tapos pag tumingin ka sa malayo, blurred pa rin kasi naipit siya. Mm-hmm. It usually happens to 30 to 35 years old. Yung spasm yung, na yun. Yung parang yung focus ng mata mo parang dati-dati pag lumingon ka sa malayo, mabilis. Okay na. May parang mag-a-adjust muna. Yun yung sinasabi nilang kailangan yung sa green, kasi sa totoo lang sa malayo yung tinitignan, yung mga puno. You have to look at something 20 feet away for 20 seconds every 20 minutes. Yun yung rule of 20s. Oh. Kasi nire-relax para sa kaalaman ng lahat at viewers and listeners. So, para mas madaling maintindihan, it's called the rule of 20s. So, every 20 minutes na nagtatrabaho ka sa isang bagay or isang monitor o kahit anuman na malapit sa'yo, titingin ka sa malayong distansya, which is 20 feet, for 20 seconds. Ang ginagawa nun, nire-relax niya ang mata natin. Mm-hmm. Lalo na sa ating mga 30 years old and above. No? Yes. Mas may iba. 30. Dok, paano natin, kunyari, sabihin natin, nandito ka lang nandito tayo sa studio, nasa building tayo. Paano natin mayano, or basta tumingin ka lang sa malayo para lang maano? Pwede ba yung ganun? Oo. Pwede yun. Basta dapat malayo mo talaga yung tinitignan mo. Yung pinakamalayo na kaya mo. Remember, pag yung reading distance kasi natin, 14 inches lang yan eh, from our face. Kaya pag nagre-reading glasses kayo, 14 inches. Yun yung testing. Pag nasa monitor naman, pag nag-work tayo in front of our computers and our keyboard,
yun, monitors and our computers, it's 18 to 24 inches. So, 2 feet. Yung layo. Yes, yes. Oh, yung layo. So, definitely, naiipit tayo doon, di ba? Yung convergence. So, dapat tumingin tayo sa malayo. Usually, ang sinasabi, tumingin ka sa puno, which is the green one. Mm, pag nasa window ka, tingin ka sa puno, layo na yun, sigurado. May nabanggit kang blue. What about blue? Ano yung yun, doc? Tama. Yung off-cam, no? It's very controversial kasi yung blue, anti-blue light or yung anti-radiation. Ay, yung mga salamin na may anti-radiation. Oh. Okay. Yes. Ano kasi yan eh, there was a hype eh. It's a market hype na yung blue light daw na ginagamit ng gadget, ginagamit natin sa mga gadget natin, sa mga monitors, na nagko-cause siya ng pagsisira ng mata natin, specifically yung retina, no? May mga claims din na ganun talaga, though ang ginamit kasing basehan doon were researches na ginawa sa mata ng mga daga, rodents such as guinea pigs, no? So pag nung ginamit yun, tapos nagpakita sila ng blue na light, kasi diba yung light natin may spectrum. Yes. So may green, may mm-hmm. red. So they focus specifically on blue na nakakasira daw in the long run. Pero yung hindi nabanggit doon, na sobrang taas na amount of blue light yung ginamit na hindi na makatotohanan sa ating usual setup. No, tapos mm-hmm. syempre mata ng guinea pig, so sobrang liit na yun. No, we used it actually to extrapolate na baka pag masyado tayong matagal na nasa computer na may blue light, masisira yung mata natin. But definitely, nung nag-compare sila ng yes. researches, based dun sa usual natin, which is the multi-coated na glasses, yung pag inilawan mo, may green na sheen kang makikita ay, dun yes, sa yes. glasses. Yung blue colored, yung blue light kasi, may blue na sheen eh. Oh, wow. Pag inilawan mo, kaya alam ko yung sa'yo. Yung pag nangyari kasi yun, nakita nila na it's not significantly different. There's no difference at all, statistically, yung nagagawa, except for the price. Kasi 4 times na mas mahal yung blue, anti-blue light. Mas mahal. Sus. Pero until there will be solid evidences pointing na yung anti-blue light na glasses are really beneficial, I would stick with the multi-coated first kasi mas pinag-aralan siya, mas mura din siya, di ba? Hmm. And yung iba na ako confused eh, may sinasabi pang computer glasses. Yes. Once upon a time, akala ko parehas yung computer glasses dun sa anti-radiation or blue light. Yung computer glasses, di ba meron ng reading glasses, 14 yes, inches. Yes. Yung computer glasses, 18 to 24 inches yung layo. Ah, yun naman yung pang focus. So parang mo. Pang reading mo for that part. Kasi syempre, may extra effort tayo eh na ginagawa para makita natin yung certain distance. Kasi tulad nga nung nabanggit ko, pang malayo talaga ginawa ni Lord yung mata natin. Mm-hmm. Diba? So that will increase our endurance. Yes, yes. Kasi relax tayo when we're doing it. Yes. Meron din ako napansin sa mga mini marts na naka-display yung salamin na butas-butas. Ano naman yung beads holes. Yun oh, yung may butas-butas. Ano yan? Parang yung laser glasses ba yan? Yung maliliit na butas. Yes. Oh, makaw. Oh, parang ganun. Yes. Ano ang function nun? Yes. Actually, talagang gaganda yung paningin mo doon. Because it's pinhole siya eh. Pinhole. No? Para mas maintindihan na, pero hindi siya yung pinakamagandang way to improve. Mm-hmm. Yes. Kasi isipin nyo ganito, yung mata natin, tatlong bagay yung nagdi-dictate kung gaano ka linaw yung mata natin. Una yung harap ng mata, yung clear part, yan yung cornea, parang crystal ng mata. Yes. 2/3 ng power ng mata, Nasa kanya. Okay. 1/3 ng power, yung lente, yung nagiging katarata pag tumatanda tayo. Lahat magkakatarata. Lahat. Walang exemption. Oh, at walang gamot ang katarata. No, we'll talk about that later. Okay. No, the last part is the retina. Yun yung pelikula ng mata. So isipin mo, sa kung loob, yung DSLR, yung SLR, no, yung lente, yun yung cornea tsaka yung lens. Yung film, yun yung retina. No? So kung may mali sa isa sa tatlo nun, o kahit ilan sa tatlo nun, hindi na malinaw yung paningin mo. So isipin mo, pag may mali sa cornea tsaka sa lente, hindi niya napipinpoint dun sa retina. Yung macula mismo, yung macular degeneration na nabanggit ko kanina, yun ang pinakamagandang paningin eh. To the point na kung mari tinignan ko ilong mo, 'di ba? Pag tinignan ko ilong mo, yung buong mukha mo
clear. Pero yung sa gilid, hindi, di ba? Pero yes, alam mong nandun. Oh. Kasi yun yung macula. Nandun nakasender. Yun yung focus. Parang yun yung target. Anything outside of it, alam mong nandun, pero hindi siya malinaw. Mm-hmm. No? Ang ginagawa nung yung maraming butas na ganun, kung kinakalat nung cornea and yung lens, yung ilaw, around the retina, di ba blurred yun? Mm-hmm. Kaya linalapit, linalayo, gumaganyan. Pag ginamit mo yun, straight beam yung ilaw na papasok towards the macula. So definitely gaganda. Pero hindi siya yung best. Kasi aside from that, magdi-diminish yung ilaw. Mababawasan. Mababawasan. Parang kang nakaganyan ng matagal. Oh. Kaya ginagawa ng mga bata yun eh. Kasi gaganda yung paningin nila pag umanyan sila. Okay. Kaya yun yung unang sinasabi sa akin ng mga magulang eh. Dok, ano siya? Kindat siya ng kindat. Tapos nakasquint siya. Kasi yun yung only way na gaganda pero yung paningin quick nila. Info, Dok. Kung hindi yan ang best, ano yung best? Para glasses bago talaga. Yung salamin talaga. Mm. Kasi ang ginagawa ng salamin, binibend niya yung ilaw eh. Kinoconcentrate niya. Okay. So it's exactly like a camera. Okay, no? Okay. So yung added mo na salamin in front of the lens of a camera, magte-telephoto yan, mag-wide yan. Yun yung magbibigay sa'yo ng power to see better. Nag-assist dun sa pag-focus. Mm. Yes, mag-assist talaga siya. That's what glasses do eh. Hindi siya permanent eh. Para siyang saklay para sa pilay. Mm-hmm. Isipin mo, yung taong malabo ang mata, pilay siya. Pero para makagalaw siya, bibigyan mo siya ng saklay in the form of glasses. Oh. Pero pagtanggalin mo siya, pilay pa rin pilay siya. Pa rin, no? Pero there's a possibility, Doc, na after wearing the eyeglasses, di ba yung mga tumatanda, biglang lumilinaw yung mata. Ah, may shift kasi na nangyayari na siya. Diba? Yan yung next na pupuntahan natin. Sa bagay. Sige. Sa susunod. Kasi nasabi na natin eh, yung cataract, di ba? As we get older kasi, yung lente sa loob ng mata kumakapal. Okay. Hindi lang siya namumuti, kumakapal pa siya. Okay. Dok, anong cost na sa, sa pagkain ba? Walang cost sa pagkain? Wala, aging. Pero, pag may diabetes, mas maaga. Mas maagang nagpo-form ang cataract ng diabetes. Oh. Kaya marami tayong mga pasyente na pumupunta sa atin kasi may diabetes. Mm-hmm. Kasi nalalabo yung mata, may nakikitang floaters, yung mga lumulutang cloudy. Cloudy. Oh. Exactly, cloudy. Oh. Cataract yun eh, pag cloudy. So, ang nangyayari dyan, yung lente natin, as we age, tumataba siya. Dahil tumataba siya, tulad nung nabanggit ko kanina, meron siyang nagagawang light bending. Mm-hmm. So, posibleng dati nagsasalamin ka, pero habang tumatanda ka, hindi mo na kailangan. Kasi sumakto. Oh, diba? Sobrang swerte nun pag sumakto. Pero most of the time, hindi. Hindi. Ah, kaya, okay. Diba? Pero mamaya, chance lang pala yan. Mamaya, puntahan na yan ang focus natin na topic natin. Yes, yung sa cataract at saka yung related topic. And so, then, napag-usapan din natin yung glasses eh. Mamaya, yung inilalagay din sa mata. Correct, correct. Pero bago sagutin niya ni Doc, time check. Time check. Time check muna tayo. 7:29 po, magbabalik ang tambala, magkukuyang. Alright, welcome back. Bago po natin ipasagot kay Doc ang ating mga katanungan kanina, siyempre, babatiin ko muna yung mga viewers and listeners natin sa ating istasyon at sa TV or sa radyo man kayo nakikinig. Si Dwight Stifler na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon ng Nevada. Si Christian Carl Misa Edeher from Las Vegas. Ang lalayo ah. Renato Permin sa Nueva Ecija watching on. Tsaka si Luz Permin, nasa Zimbabwe. Parang magulang ko yata ito. Very supporting to. Anyway, sa inyo, ipasagot muna natin. Ito pa, meron pa isa. Ayun pa. Jopi is watching. Uy! galing. Bati na rin ako dun sa ano, nanonood din sa atin. Si Kuya Ronel. Uy, hello kompre. Po. Oo. Ayun. Happy watching. Happy watching po. Okay, so doon na tayo sa katarata yata kanina. Yung mga pang-adults naman na ano. Katarata, kayod, ano ba yan? Mga ganun? Oo, yung ano ba yan? Yung LASIK, mga ganun. Sige. Something. Bahala na si Doc. Siya naman ang kondito expert. So yes, tulad nabanggit kanina, di ba, inevitable na magkakaroon tayo ng katarata. Sometimes, kahit baby nga, may katarata. Doon ako actually specially trained sa pag-opera sa baby. Pero yun, iba-iba naman yung kondisyon. Pero para mas madali, yung mga mas nakatatanda, kasi normal na nangyayari. Tulad nung nabanggit ko kanina yung lente sa loob ng mata, na mumuti yan habang tumatanda because of
proteins na nagde-degenerate, tapos syempre pag may sugar, diabetes, lalo na mas na-deposit siya dyan. Yes. Ang ginagawa sa katarata, wala kasing gamot yan. Kasi okay, nasa loob yan eh. Isipin mo yung lente ng mata natin para yung M&M na peanut. Mm-hmm. Diba? Yung naghahawak dun sa lente, yung hard shell niya, capsule tawag dun. Yes. Yung chocolate na yun, yun yung cortex. Yun yung parang palaman. Mm-hmm. Tapos yung pinaka-peanut, yun yung nucleus, yun yung pinakamatigas na parte ng katarata. Okay. So, ang ginagawa namin, tinatanggal namin yung peanut tsaka yung chocolate. Pero iniiwan namin yung pinaka-hard shell, uh-huh, yung capsule. Mm. Tapos, doon namin isushoot yung lente. Kasi tulad nung nabanggit ko kanina, yung lente mismo, meron siyang grade, may power siya, which is 1/3 the power of the eye. So, yes, iba-ibang tao, iba-ibang lente na power yung nilalagay. Maliban nga dun sa power, may special na lenses pa para makakita ka ng malayo, malapit, o kaya yes, yung standard kasi sa malayo lang, no? So, with me saying that, ang sinasabi, ang usual tinatanong kasi sa atin, Doc, yan ba yung laser? Yan ba yung kayod? Well, definitely, pwede kang gumamit ng laser sa katarata, pero hindi siya mawawala. Pag ni-laser mo ang katarata, nasisira mo lang siya. Tawag doon ay femtolaser na halos hindi pa ginagamit ngayon. Ginagamit okay lang ng malalaking institusyon sa atin. Yes. Ang go-to pa rin, ang tinatawag nating phacoemulsification. Para kang gumagawa ng dalawang maliit na butas sa gilid ng mata, tapos galing doon, kakayurin mo. Para siyang maliit na jackhammer okay na may vacuum. Mm-hmm. Okay. So, sisirain mo siya, tapos hinihigop, hinihigop niya. Oh. Tapos galing doon sa maliit na butas, doon namin sinushoot yung lente. Naka-fold siya eh. So, hindi tulad... Umag-open na lang sa loob. Kumbaga magpa-pop up doon. Ilalagay mo siya doon sa hard candy, doon sa capsule. Mm. Kaya yes, iiwan namin yung capsule. Kasi doon okay yung calculation na yun yung magbibigay siya ng magandang paningin. Unlike nung sinaunang panahon, at ginagawa pa rin naman, ang tawag doon ay extracapsular extraction, cataract extraction, gumagawa ka na hiwa sa taas. Yung kayod ba yan? Yan yung kayod? Oo, yun yung mas kilalang kayod. Yun dati, malaking butas dyan, mga 8 millimeters na parang moon, tapos tatanggalin mo yung buong katarata ng isang buong piraso. Mm-hmm. Para siyang mentos na lumalabas. No, unlike yung phacoemulsification na dalawang butas. So parang medyo suction lang. Oo, parang jackhammer talaga na sinasuction mo lang. Sinisira mo siya in small pieces. Yung isang sinasabi nilang LASIK, yun yung sa cornea. So yun yung 2/3 power, sa harap lang yun. Pero may caveat ang LASIK eh. Ang LASIK ay ginagawa usually sa 21 to 40 years old. Okay. 21 kasi doon na stable yung mata ng tao. Mm-hmm. 40 years old, dahil once mag-40 ka na, mawawala na yung abilidad mong magbasa sa malapit. Presbyopia. Okay. So, parang hindi mo nasulit. Ang gagawin okay na lang, most of the time, ay elective na lens removal. So, para ka nag-cataract extraction, tapos ang nilagay mo, yung special na lens, na makorek yes, yung yes problema. Kasi, for one, magkakatarata ka din in the future. Eventually, oh. Yes, so, yes, tinanggal mo na yung possibility. At the same time, yung dapat isasalamin mo o kaya ipapalaser mo, wala na. Kasi shinot mo na sa shinut, loob. Oh, correct. So, yun yung other end of it. Pero LASIK is very, very good kasi na-perfect na ng, well, hindi naman sobrang perfect, pero sobrang ganda na ng ating technology na once upon a time, ang LASIK kailangan ng blade eh. Yes, i-blade yes mo, tapos magpa-flap, tapos ili-laser, uh-huh, tapos ganyan. Ngayon, wala butas ng blade. Na lang, yung laser mismo yung gagawa ng siya flap. Siya na mismo. Oh, galing, ano, galing. Kung dati, para siyang chok, tapos ganyan pataas, parang yung trash can na gumagawa. Uh-huh. Ngayon, parang manhole na. Gagawin na yung laser na gano'n, tapos may uka pa siya. Uh-huh. Para hindi gagalaw yung flap after. Okay. Meron pa nga ngayon ginagawa, hindi na gumagawa ng flap. Eh. Yung smile, ang ginagawa, gumagawa ka ng maliit na parang mukha siyang contact lens eh. Kasi mm-hmm sa sobrang galing ng laser, nadadissect na niya yung kailangan shape, matanggal na shape. Mm-hmm. Tapos hihilahin mo na lang. Galing ano? So, yun yung tunay na laser. No? So for now, yung laser ng katarata, it's not really appropriate. Since you made to say mention of that, Doc, yung mga, yung kayod, yung LASIK, tsaka yung ngayon smile, yung, yung smile, ano yung recuperation period niya, yung paghilom? Ah, yung dati, yung dating ginagawa natin, yung may hiwa sa taas, usually mga
automatically may makikita ka na depending on gaano kagaling yung nag-opera. But we only use it usually now para dun sa matitigas na katarata. Yes. No? Tumitigas pala yun. Oo, matigas talaga siya. Para siyang bato minsan sa iba. Parang brown, parang gummy. Para naman doon sa fake emulsification, agad-agad, within 1 to 2 days, maganda na. Galing, ano? Lalo na pag hindi maga. Tsaka pag maganda yung makina mo, maganda yung ideal yung settings mo, walang infection, hindi matindi yung inflammation, agad-agad, pinapabasa ko na nga yung pasyente ko na, ano po yung nandyan sa wall? Exit po, o stop po. Agad-agad, the next day, masayang-masaya na sila, mayabang na sila, ayaw na nila magpahawak sa pantay nila. Lalakad ako kay Doc, ganyan. galing. Pero definitely, give it 1 week. 1 week? Or 2. Kasi, syempre, ang usually cataract surgery natin sa matatanda eh. So nakabase sa overall health nila, ang healing nila. Pero hindi na siya tulad dati na pinapatch mo, hindi. Oo. Safety goggles na lang. Goggles. Yung mga naka-clear na kala mo, mga mag-welding. Exactly. Kasi ano yan eh, wala nang tahe. Dalawang maliit na butas, tapos self-sealing siya. So para lang galing. Hindi masundot. Para hindi ma kabukan. May added protection. Pwede mo na rin iligo, Doc? Hindi pa? Hindi pa. Okay. Usually, kasi open pa rin yan eh. Open wounds, kaya may patak tayo na gamot. What I usually tell my patients, 3 days before a full body bath. No, pero pwede ka nang maligo. Pwede maligo katawan lang. Katawan lang. Yung mata lang naman ang inaalagaan. Protection, no. Yes. For 3 days. Overnight, the first day, hindi ko sila papaliguan. Sabihin ko, bago ka mag-opera, maligo ka na. Okay. Tapos, bukas, pwede na, pero ilong pababa. Tapos, yung shampoo, sabihin natin, dahil kilala ko naman yung patient ko, malinis naman, hindi naman siya kung saan-saan pupunta. 3 days to 7 days. Kasi posibleng maglalayo pa siya niya pag-opera. Bata ako ng mali. Nung presidente ako, meron nag-beach. So, yun na. Matindi yun. Matigas ang ulo. Balik niya sa akin, ang pangit na talaga. The reason na sinasabi namin yung mga sinasabi namin gamot, kasi alam namin may masamang mangyayari kung hindi sundan. We always reiterate yung mga kailangan gawin post-operatively. Kasi opera pa rin siya. Kahit 15 to 20 minutes ang cataract surgery, that is a major operation. Talagang depende din sa zero hangin. Vision to eh. Diba? Exactly. Mata yan eh. Papahawakin mo ng mata. Diba? Ikaw nga natatakot ka. True. Konting ganun nga lang ng mata. Ito Doc, yung quick question, lalo na sa mga public. Pwede bang i-remedy yung kalabuan ng mata sa reading glasses? Ang reading glasses kasi. Kasi yun ang cheap eh. Diba? True. Yung mga nabibili dun sa... yung mga 2.5, 170. Oo, yung mga gano'n. Kasi 15 pesos yata yung mga yun. Yes. Nagawa ko yun para sa pasyente ko. Kasi, as I said kanina, di ba, at 40 years old, nagkaka-presbyopia na tayo, 40-45. By the book, no, at 40 to 45 years old, ina-expect natin yung paningin ng tao, mahihirapan na siya dito, kaya pinapalayo na nila. Correct. Para ma-achieve natin yung pagbasa ng 14 inches, which is the reading area, pag 40 to 45, ang reading glasses mo within 1 to 1.5. Correct. Tapos pagdating ng 45 to 50, sabihin mong nasa 175 to 100. Mm-hmm. So, and so on and so forth. Ang maximum niyan is at 60 years old, 300. 3.0 na. 3.0. Oh. Pero remember, gagamitin mo lang 'yun pag malapit. Kasi pang presbyopia natin, yung nawawala tayo na reading, perfect pa rin yung malayo eh. Oo, tama. Sa malapit lang. So, inaamin mo mga matanda. Meron kasi yung reading glasses. Alam mo, pag nasa law school dati. Yung kailangan yun, kailangan. Yung mga civil code eh. Di ba, yung mga... Codal. Mapurulos. So, naka-reading glasses ka. Tapos, pag tinawag ka ng professor, pag tingin mo sa kanya, blurred. Nag-progressive na ako para normal na siya. Maganda yung marunong mag-progressive. Kasi, it takes skill eh, for progressive. Tuturuan mo sila eh. Okay. Pero yung mga kuyang, sabi mo, parang pinahirapan mo buhay ko kasi binigyan mo akong progressive. Dalawa. Kasi nasanay ng bifocal. Yes. Yung isa pa, no? Ang bifocal, yung doble vista. May linya. Tama. Lahat ng nasa ibaba ng linya, pang basa lang. Lahat ng nasa taas ng linya, pang malayo. Yung progressive na sinasabi ni Kuyang, incremental siya.
na tumataas yung grado. So progressively increasing. Kaya siya progressive. Kung kaya pag finit sa'yo, yung diretsong paningin, pang malayo. Pero pag tumingin ka sa baba, yun na yung pang malapit. Pero in between nun, palapit ng palapit. Kaya medyo pag tumingin ka, medyo magfo-focus pa rin. Pero eventually, mag-adjust mo siya. Kaya ang problema ng iba, pag tumitingin sa taas, tapos titingin sa baba, lumalapit yung lupa. So nadadapa sila. Pero maganda yun. Kaya ako, I tell my patients, kung magsa-start sila mag-reading glasses, mag-transition na tayo to progressive. Huwag na muna tayo mag-bifocal. Pero nasa bag ko lang naman. Hindi ko nilalabas isa. Ito may nagtatanong si Vic Wendell Biernes ng 404 Aliaga Lodge. Pwede daw po bang magpakudkod or lasik ng mata kahit habang maaga or bata pa? Ang earliest na talagang nire-recommend namin is 21 years old. Tapos may criteria pa yan ha. No, kahit wala. Kahit wala, pwede. Yung LASIK. Oo. Kasi kumari, malabo yung mata mo. Kumari, nearsighted ka. Ayaw mo magsalamin kasi meron kang sports or gusto mong maging glasses free. No? At 21 years old, dun palang nagsastop yung development ng mata eh. Tapos syempre, yung preoperative clearance mo, kailangan pasok ka sa parameters ng machine. Yes. Para maganda din yung resulta. Diba? Yung kayod naman, we don't want it. Ayaw natin palitan yung pinaka-lente as na maaga. Kasi walang tatalo sa lente natin. Original. And natural. Oo, kasi original. Kaya niyang gumanyan eh. No? Pag tumaba siya, mas malapit yung nakikita natin. Pag numipis siya, mas malayo. Oh. Kaya pag tumatanda tayo... Iba nilalapag sa floor, nababasa eh. Ginaganon na. Kasi hindi na kayang gawin yan habang tumatanda tayo. Hence yung reading glasses. So, dun sa tanong mo kuya, it's best na magpatingin ka muna or kung sino man yung ipapatingin. Kasi... case to case basis siya. Hindi siya one size fits all. Upon checking and consultation, doon namin masasabi sa iyo yung best. Yun. Oh, Kuya Vic Wendell, sana na sagot ang inyong katanungan. Parang pustiso lang po yan. Hindi nyo pwede ipagamit sa iba. May sinabi ka kanina, Doc, yung ano yung strabismus, ano ba yun? In layman's term, in layman's term. Strabismus, thank you. Buti na tanong yun kasi yun talaga yung kinabubuhay ko. Yung strabismus kasi, yun yung hindi balanse yung mata. So, duling, banlag, minsan mataas, minsan mababa. Kasama na din dun minsan yung hindi gumagalaw yung mata. Kawari, na stroke, nasuntok. Minsan pag nasuntok, hindi na kayang gumalaw. Diba? Yes. So, anything to do with the movement of the eye, strabismus yun. So, ang maganda sa mata natin, yung mata natin, para yung basketball, na may anim na muscle na naghahawak. So, depende kung gaano kalakas yung isa at gaano ka bumibigay yung isa. Nandoon yung alignment natin. Para siyang gulong eh. Hindi naman siya perfect. Pero balancing. May balancing na nangyayari. Okay. So, pag may problema yun, pwedeng ayusin natin ang salamin kung malabo ang mata. May mga ginagawang special na lenses din tulad nung pinakita mo sa akin kanina kuya, mga prism, isa yun. Pwedeng surgery. So, ginagalaw ko yung muscle. So, tatanggalin ko kung nasan siya nakadikit at ililipat ko. Okay. Parang mekaniko. Okay. Kasi balancing talaga. So surgery ito, Doc? Surgery talaga siya. Tulog yung pasyente usually. Para mabalanse ko ng maayos. Tapos, basta maganda yung paggalaw niya, nag-a-adjust yung fine adjustments kaya nang gawin ng utak yan eh. Galing ah. Pero definitely, maganda, lalo na pag sa bata, mahuli to. Kasi yung balance nila, yung function nila, pwede ka kasing 20-20 pero dahil hindi diretso yung mata mo, hindi ka marunong mag-backing ng kotse. Kasi kailangan mo ng diretsong mata eh para malaman mo gano'ng kalayo o lapit. Correct. Pansinin nyo, kumari, nagpi-pistol firing kayo, di ba? Yes. Yung isang mata nyo diretso, yung isa off-center. Pag pinikit-pikit nyo. Kasi kailangan nung dominant eye na yung diretso, kailangan niya yung tulong nung non-dominant eye. Gaganyan yan. So, pag kung anong nandito, ito yung klaro. Nasa harap niya, nasa likod niya, mas malabo. Kaya kung hindi pantay o hindi tama yung orientasyon ng mata, hindi matututunan ng bata yon. At pag hindi natutunan ng bata yon, never niyang makukuha pag matanda. So habang maaga, dapat ma-exercise agad para habang aging, nag-a-adapt na nag-a-adapt. Lalo na yung sinasabi natin sa amblyopia, yung lazy eye, balikan ko lang. Isipin nyo, kahit
usually tinitreat namin yun before 3 years old eh. Kasi 3 uh-huh. to 7 years old, diminishing na yung efficacy. Uh-huh. So, kahit later on, kasi pinagpaliba natin, kasi nag-iipon pa tayo, o ayaw pa natin, baka gaganda, isipin nyo, hindi na yung matututunan yun later on. Okay. Para kang nagpagawa ng bahay na walang DSL. So, kahit binili mo yung pinakamagandang TV, hindi mo magagamit. Local TV lang makukuha. Yes. Kahit paganda ng paganda yung TV mo, never niyang magagawa. Kasi na-miss mo na yung opportunity. Okay. Yung mga ano, Doc? Yung mga Kuya Doc? Yung mga bulag? Kung ba yun? Transplant na talaga. Ano natin? Pag-usapan natin yung bulag as the definition. Diba? Okay. Bulag. Ang bulag kasi legally blind is below 2200. Okay. Diba? So anything lower than that is legally blind. Okay. So ang nangyayari dyan, pwede mong sabihin na, oy, 2200, bulag ka. Tama yun. No? Pero yung mga, pag ganun, pag sinalaminan mo na maayos, kita naman natin gumaganda yung iba eh. Pero yung bulag na ilaw lang yung nakikita, kung ang rason nun ay yung katarata, pag tinanggal natin yung katarata, pwede pa yun. Magkakapaningin. Tulad yung pasyente natin recently, light perception lang. Alam niya may ilaw, walang ilaw. May ilaw, walang ilaw. Yun lang nakikita niya. Kumakapa siya. Dahil puting-puti na yung katarata. Oh. So pagkatanggal ng katarata, nilagyan ng tamang lente, nakakabasa na siya. Kasi basa ng maganda. Mm-hmm. Pero kasi, maganda yung loob ng mata. Again, we go back to the retina, the cornea, lahat yan. Mm-hmm. So, kung nasabing bulag, kailangan natin malaman kung ano yung rason. Kung yung bulag ng glaucoma, yun, bulag talaga yun. Kasi ang nangyayari sa glaucoma, yung nerve, yung nagdidikit ng mata sa utak, parang nerve niya, yun yung napupuruhan sa glaucoma. Okay. Irreversible siya. Anong cost nun, Doc? Yung ganyan? Yung may pressure? Oo, yun yung pressure. Ang pressure, risk factor kasi siya eh. Yan lang yung nakokontrol natin sa glaucoma. Pero sa totoo lang, ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng changes dun sa optic nerve natin. Hindi pwedeng sasabihin, tumataas, tumitigas yung mata mo, glaucoma na yan. Hindi parate. Pwedeng normal, malambot yung mata mo, yung normal na lambot lang mata mo, pero nawawalan ka ng peripheral vision. Yung pala, may nangyayari na sa optic nerve mo. Medyo mahirap masabing glaucoma hanggat hindi makita. Kasi may objective tests dyan eh. Oo. Doc, ito may nagtatanong si Susin Ombid ng Turkey. Sabi niya, kung paano daw pong gamutin ang color blindness? Magandang tanong yun. Ang color blindness kasi natin pwedeng congenital o acquired. Pag congenital, usually lalaki yan eh. Pansinin nyo, kasi isa lang, X chromosome related yan. Lalaki XY, di ba? So, it's either meron ka wala. Yes. Babae XX. So, pwedeng carrier siya, pwedeng colorblind siya. Pag carrier siya, lahat ng anak niyang lalaki colorblind. Kasi sa kanya magagaling yung X. Ganun pala. Okay, diba? Okay. So, ang mangyayari dyan, ang colorblindedness, di ba, may tinitigan tayo yung mga numero, yung Ishihara test. Di ba, yung parang may number sa gitna. Hindi maayos ang colorblindedness. Okay. Kasi may kulang sa atin, sa ganun. Tulad na sabi ko, sa XY yun eh. Di ba, sa XX, sa XY. Dun sa X yung part na yun. Pero, may acquired na colorblindedness. Yun yung nangyayari kung wari naggamot tayo tapos nagkaroon tayo ng opportunities. Kung wari, di ba, yung mga pinapastart natin ng gamot pambaga, yung may TB, meron kasing gamot doon, yung ethambutol, na notorious siya, na side effect niya, nagkakaroon tayo ng optic neuritis. No? Yun ang side effect niya. Yung side effect. Kaya bago tayo nagsastart ng ganun, pinapacheck muna yung paningin. Kasi kung bumagsak yung color vision niya, kailangan ipatigil at papalitan. Nauso din yan eh. Yung mga umiinom ng lambanog dati. Methanol. It's exactly what it is. Methanol toxicity. Yun nga, di ba yung gin? Gin bulag. Gin bulag. Dami namin nun sa PGH. Oh my God. Parang sinusulat namin. Kasi
toxic talaga siya sa optic nerve. Oh my God, Jin. Yung Jin bulag. So pag hindi totoo, siya refined. So doc, totoo yung Jin bulag, ha? Yung Jin bulag, totoo pala. Nakakabulag talaga. Nakakabulag, oh. I-google niyo yun, magbubulat kayo, totoo siya. Lalo na yung unrefined. Kasi di ba it's a mix of methanol and ethanol? Yes, alcohol. Methanol, di dapat. So yung parang yung paboritong inumin ng mga kababayan natin, yung sa, pag nasa abroad sila, yung... Beer na beer. Di, yung sa dike ba yung tawag niya? Parang ganun din na nakakabulag. Meron kasing allowable concentrations, no? Hindi lang siya yung proofing. Yung amount of methanol, dapat wala nga. So, pag lumampas ka doon, talagang apektado yung ano mo, optic nerve mo. By instant or by ano? Usually kasi pag ganun, pag uminom ka naman, dire-diretso ka na uminom. Once you pop, hindi pwedeng parang, okay, 1 ml lang inumin. I mean, gradually or kunyari, pwedeng... Agad-agad siya. Ay! Oo. Tapos pwedeng may residual effects pa. Okay. Eh yung mga usual na sickness na na-acquire natin through the environment, like sore eyes. Yeah. Sore eyes, virus yan. So, nakukuha siya pag yung virus mismo na, kumari, madumi kamay mo, may nahawakan ka, tapos nalagay mo sa mata mo, transfer talaga. Hindi totoo yung pag tinignan mo, yung taong may sore eyes, magkakaroon ka. Sore eyes, pero actually, ang ginagamit natin batayan doon, kasi malapit ka doon sa tao. Pwedeng yung hawak mo, nahawakan mo din. Yung hawak niya, nahawakan mo din, nalipat mo. O kaya yung cloth, na ganyan. Kaya usually, pag may sore eyes, sinasabi namin, dapat malinis yung kamay mo parate, tapos yung huwag kang mag... tatwalya, dapat tissue, tapos tapon mo agad. Kasi nakakalat natin siya. Meron akong isang question. Sige. Nasa, yung sa quality naman. Kasi, kasi may ginawa ka, no? Kaya, ang gagawin mo daw, parang si Hernan lang yan. Tatanggalin mo ng pilig mata. Hernan Canieba. Sina? Hernan Canieba. Mahilig mo na, di ba? Mahilig mo gano'n yan. kilala ni Doc si Hernan. Nakikinig kasi siya ngayon. Taga-chucks demo lang siya. yung kulitik kasi para siyang yung talukap ng mata natin, yung pilik mata na pinanggagalingan doon. Meron yung oil gland, parang pimple. So ang nangyayari namamaga. Pag namaga 'yon, nagkakaroon tayo ng pus o nana. Diba? Okay. So hindi siya makalabas. So tuluyan siyang lumalaki tapos puputok, sasakit siya ganyan. Para siyang pimple. Kasi meron talaga tayong mga tumutubong bakterya sa balat natin. Kahit ikaw yung pinakamalinis na tao sa balat ng lupa, meron kang bakterya. Okay. So meron din tayo sa talukap ng mata. Kung masyado siyang marami at kinakain niya yung sebo, kaya hygiene talaga yun. Dadami siya lalo. Tapos nangyayari, nagkakakulite tayo. Yung sinasabi ng matatanda na hilahin yung pilik mata. Yes. Totoo, hindi. May ounce siya ng katotohanan. Pero ayaw natin mangyari yun. Okay. Because yung pilik mata natin, no, nandyan yung pilosebaceous unit, meaning doon nang gagaling din yung oil. Okay. So pag minsan, na-release yun. Pag sinuswerte ka, pagkahila mo doon, dahil buka siya, sasama. Pero sobrang swerte mo. Ang mas mangyayari sa'yo sa totoo lang, mamamagayan, tas kakalat yan. Mas maganda siguro, mas out mo muna. Or ipatingin mo na sa ano. Sa yun, siyempre. Kasi baka hindi talaga kuliti yan. Sana, Hernan Acero, Canieba, narinig mo, ha? Ang dami na naman natin natutunan ngayong araw na ito. Isa pang ano, kuya, mga kuya, sintabi lang. Yung, di ba yung normal na daily care, yung dinadrop natin, drops. Like yung Systane Ultra, yung Z, dun sa, galing sa Japan, yung sa Don Quixote, is that recommendable for all of us? Thank you for asking. Maraming nagtatanong kasi din talaga. Yung ginagamit natin for dry eye yun ang active ingredient yun, high promelose. Ang ginagawa niya, lubricant siya. So, parang siyang engine oil. Diba? Okay. Dapat suwabe lang. No, hindi siya gamot. Lubricant siya para every time kumurap tayo, maganda yung pag, yung pakiramdam. Kasi kumari, matagal tayong hindi nagbiblink, nararamdaman natin makate, mahapde, makirot, minsan parang may buhangin sa mata. Yes, dry eye yun. That's correct. No, lalo na sa tumatanda. So, yung ginagawa ng high promelose, yung generic niya, iko-coat niya yun. Yung harap ng mata natin. Luha kasi natin gawa sa tubig, sebo, tsaka protina. Habang tumatanda tayong sebo, bumababa. Kaya, hindi tumatagal yung luha natin. Kung kaya, weird sasabihin ko dry eye, pero nagluluha yung tao. Pero sa totoo lang, nagluluha siya kasi kinikailangan niyang
natipunan yung kulang. So, magpatingin tayo para malaman natin yung pinaka-reason. Pero definitely, over-the-counter drugs yung mga high promilose. Mahal nga lang. Okay. Okay. Salamat, Doc. Ang dami pa natin gusto. Bitin nyo. Magkakaroon ng part 2. Part 2 tayo. November, Doc. Yes, Doc. Baka may gustong... Last words or reminders? And then, kung may mga gusto kong batiin? Ako, yung clinic muna. Yung clinic ko sa Asian Hospital. Okay. Yeah. 318, tapos meron doon sa Medical Center Parañaque. Tulad nung sinabi, yung mga taga Dasmariñas, no, ako yung head nung government hospital doon, pagamutan ng Dasmariñas. Salamat nga para akong tsaka Mayora. Belated happy birthday kay Mayora at ang aming chairman, si Ma'am Malu. No, belated happy birthday po. So, kung may kailangan kayong tanungin, mainam na magtanong kayo sa specialista sa mata. Kasi hindi pwedeng haka-haka lang. Mata yan eh. Mm-hmm. No, pag mawalan ka ng mata, medyo malaki yung nawala sa'yo. Correct. Okay. So, binabati ko lang si Sophia, si Shane, si Sean, tsaka si Santi. We will go to Tito Doc. Okay. Kuya. Batiin ko lang din yung anak ko, si Caleb, si Maya, tsaka si... Mikaela, na advance happy birthday sa aking dalaga. Ayun, at saka si Ateng, happy viewing. Batiin ko na rin yung aking anak, si Emil at saka si Iya. Okay. Si Ateng, baka... Si Ateng na rin. Baka, tayo dyan. Baka outside din ko lang po. Paano? So, again, magpapaalam ulit. Mm. Tayo. Susunod na po. Susunod po si Ma'am Nika Abaw. Mystic Monday. Mm.